Namamagitan na ang Energy Department sa halos buong araw na brownout sa Occidental Mindoro. Yan ay matapos maawi sa deklarasyon ng State of Calamity. Ang problemang ilang buwan nang nagpapainit ng ulo sa probinsya. Ang dahilan umano, hindi nababayarang subsidiya ng Napocor. Nakatutok si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang mainit na panahon, pinainit pang lalo ng 4 oras lang kada araw na supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Pero ilang buwan na raw yan, kaya mainit na rin ang ulo ng mga residente. Hindi ka makakatulog sa sobrang init. Talaga naman po, sobrang init talaga. Pati mga apo, hindi makatulog. Nagbabayad ka ng tama, pero wala kang makuhang magandang serbisyo. Sunog na rin ang kita ng mga negosyo. Kasi nagkakaroon ka kami ng gasolina sa generator, pinapaandar namin halos maghapon. Ay, mahal ang gasolina eh. Ang aming pagkain, kailangan namin malamig na tubig, malamig na soft drinks. Eh, hindi kami makabenta. Kaya may mga kaliwat ka ng pagkilos na. Hanggat walang immediate action na nangyayari dito, wala. Babagsak tong ano na to, babagsak tong oxy na to. Lahat ng negosyo dito magsasara na. Kung walang dekoryenteng pampalamig, maraming nasa labas na lang tulad ng mga estudyanteng ito na sa labas na nagpra-practice ng sayaw. Kung sa loob po kasi ang practice nila, mainit. Sobrang init, baka meron pong may matay dyan. Katulad po ng mga nangyayari nga po na ano, sa San Jose po yung mga estudyante. Yung nahihimatay na po, marami na pong nahihimatay doon. Umabot na sa 145 estudyante ang naospital simula Marso matapos sumama ang pakiramdam dahil sa sobrang init. Meron na tayong iskin na ang mga bata ay wala sa parandan sa loob na oras na 10:30 hanggang hapon. Yung sobrang init. Paliwanag ng NGCP. Wala ng pambili ng krudo para sa power generation ang orihinal na supplier ng kuryente roon. Hindi raw kasi nababayaran ng Napocor ang subsidy nila. Ang supply po na talukoyan ay 12 megawatts lang at ang kakulangan po ng supply ng kuryente sa Occidental ay nasa 30 meg, nasa about 18 megawatts. So dahil po ito sa pang OMCPC ay nililimitahan din niya yung kanyang supply dahil po sa issue ng subsidy mula sa Universal Charge for Missionary Electrification. Habang ang Energy Department nasa proseso na raw ng pakikipag-usap sa isang bagong supplier ng kuryente para mabigyan ng 24 oras na supply ang probinsya. Habang wala pa yan, idineklara na ang State of Calamity sa lalawigan para magamit ang Calamity Fund nito. Pero ayon kay Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, pinakamabilis pa rin na solusyon. Pahilabas ng ERC yung ruling nila pagdating dito sa pagbibigay ng provisional authority para mandar itong mga makinang nandito ngayon sa Mindoro. Para sa GMA Integrated News, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.